Magandang buhay ulit sa inyong lahat, mga ka-hard-coded scholar. So, welcome back again sa ating another YouTube tutorial dito sa ating YouTube channel and Facebook page. Okay? So, for this time around, ang itatakal natin is web development HTML list. So, medyo pahirap na ng pahirap yung ano natin, yung topic natin for web development HTML list. Like, what? Sa list form na yan. Next sa form, mga advanced HTML na yan. So, like what I said in our previous lesson, please stay tuned lang kayo dito sa ating YouTube channel at Facebook page natin para updated kayo sa ating mga video. Okay, kagaya ng sabi ko, ang topic natin for today is HTML list. Bago tayo mag-play ng ating intro, as a developer, pag sinabi kasing HTML list, it allows web developers to group a set of related items in lists. So, listed siya. Nakakatulong siya kasi if ever na may tables ka, i-reflect mo yung database mo or data mo from the database. Apparently, pagka mayroong mga list of item, gagamit ka ng code sa tinatawag na HTML list. Right? Then, tapusin ko lang yung intro natin. And see you sa ating tutorial. Alright! So, ayun na nga. Nandito na nga tayo ulit sa ating tutorial na to. Kagaya na sinabi ko sa kanina is, ang pag-uusapan natin is HTML list. Ano ba ang list? Ano ba yung HTML list? Nag-prefer ako ng konting ano sa inyo, ng konting lecture sa inyo. Ito yung list natin. So, pag sinabing HTML list, are used to present list of information in well-form and semantic way. There are three different types of list in HTML and each one has a specific purpose and meaning. Okay? Kagaya ng sabi ko, pag sinabi nating list, right? So, represent list of information. Kagaya lang pag-submit ko rin kanina, na if ever na you have a list of data in your database and you want to represent in your front end, pag hinugot mo siya, apparently or most probably gagamit ka na ng tinatawag na HTML list. So itong HTML list natin ay meron siyang 3 different types. Ano yung mga 3 different types na yon? Mamaya ikakodes natin yan. Number 1, ordered list, used to create a list or related items in no particular order. Wala siyang particular order, kumbaga. Alright? So, number 2, ordered list natin, used to create a list of related items in a specific order. Specific order to, right? So, number 1, number 2, number 3, mga ganun sa ating numbering style. Sa ordered list naman, commonly, an ordered list natin is a bulleted type, kumbaga. Then, a description list, ito naman yung mga may tab, nakatab siya. For example, hard-coded, then tab, web development, and back-end. Ibig sabihin, by description, ang na-identify nitong description list na to. Pag sinabing description list, used to create a list of terms in their descriptions. Okay, kung nyari, may mga definition ka, then meron mga description yon, gagamit ka ng description list. Alright. So, pag-usapan natin una yung unordered list natin, i-program din natin. Pag sinabing unordered list, kagaya sabi ko, list created using UL, ang gamit natin tag dito is UL, unordered list element. And, paano naman malilist yung item? In listing your items, LI is the element or starts with the LI element. Okay, so mag-open lang ako ng browser. Then, papakita ko sa inyo kung paano yung program natin na gumagamit ng ordered list, kumbaga. The next step. So, dito na nga ako sa ating browser na to. Mag-open lang din ako ng code pen natin kung saan nagko-code tayo talaga. Kagaya na sabi ko, hindi tayo gumagamit ng installer UI dito. Anong installer ng mga Node++ or something. Siguro sa future ko nagagamitin yon. Then, apparently, siguro ang gagamitin ko is Visual Studio. Mas maganda, mas preferred kasi doon.
Okay, so code na tayo. I-code natin ngayon is yung ano natin, unordered list natin. Okay, gaya na sabi ko, unang-una natin gagawin is yung doc type. Nakalimutan ko pa. Alright, doc type. HTML. HTML. Then, HTML natin. Then, head. Buisan ko na lang yung natin. Sana makasunod kayo. Then, title. Lagyan ko yung title natin. Heart. Hard-coded tutorial HTML list. Alright. Then, close tag ng title ko. Okay. Then, close tag ng head. Para hindi siya makalimutan. Okay, then we will start in the body. Ito yung body natin. Paano tayo mag-create ng unordered list? Napakasimple lang, kagaya sabi ko. Gamit lang tayo ng UL. Common sense. Ano ibig sabihin ng UL? Unordered list. Then, paano mag-list ng item? Gamit tayo ng LI. Ibig sabihin, list. Bakit naka-close tag yung list ko? LI, sorry. Yeah, close tag ko na siya. LI. Right? So, mamaya ko nalagyan. Lagyan tayo ng tatlo. Para maganda. Okay. So, LI ulit natin. Then, close tag ng list. Ano ibig sabihin ng LI list? Close tag ng UL. So, mapapansin nyo, dun sa baba na to, okay, yung codes natin, lumabas na yung bullet type. Bulleted natin. Okay, sabihin natin, PHP, sorry, like pala, hindi ka na yun ito. Sabihin natin, PHP, close tag, LI, na doble patuloy. Sabihin natin, HTML, close tag ng LI. Sabihin natin, dito is, CSS, okay, 5 HTML, LI, alright. So, mapapansin nyo, meron na tayong list. Pagka gumamit ka ng unordered list, automatically, ang unordered list natin ay bulleted. Naka-bullet type siya. Okay? So, ganun yung paggamit ng ordered list natin. Next natin, punta lang ulit ako sa slide natin. Ang next natin, papaliwanag ko naman yung ordered list natin. By ordered siya. Naka-order siya, kumbaga. Alright. Okay, kagaya ng sabi ko, dito sa next na natin, next na slide natin, papaliwanag ko naman yung ordered list natin. Ano ba yung ordered list natin? Ano ibig sabihin niya? Pag sinabing ordered list kasi, ang ordered list is created using OL. Ang gamit natin ano dito, elements natin dito is OL. And each list item start with the LI element. Kagaya din ng unordered list. Pinagkaiba lang sa ordered unordered list, UL siya, sa ordered list naman OL. Okay? Okay? So magpo-program lang din ulit ako ng ordered list natin para makita niyo siya. Okay ba 'yon? Okay, so punta na ako dun sa browser natin. The next morning. Okay, nandito na ako sa ano natin ulit sa code pen natin. Ngayon naman, gawa naman ako ng list natin na ordered list naman. So hindi ko na buburahin yung ano natin, yung code natin. Lakihan ko lang siya ng konti. Then dito kagaya ng sabi ko sa inyo, anong gamit natin is gamit tayo ng OL. OL. Okay. So dito list web development. Close tag natin yung list. So mapansin niyo may numbering na. Tama? List ulit. Front end. Close tag natin yung list. Then, lastly, LI.
sorry. And I back end. Close tag natin ang aging list. Then hit enter. Then close tag natin yung OL. Yung ordered list natin. Alright. So with that, I therefore conclude na an ordered list bulleted. Pag sinabing ordered list naman is numbering. By number siya. Pwede rin naman numeral. Mamaya papakita ko sa inyo paano yung Roman numeral kumbaga. Sir, question. Siguro may mga thinking of question kayo na paano sir kapag gusto ko mag-start sa 10? Kunyari, may list na ako sa kabila, ipuputulin ko siya doon sa kabilang part ng sa babang section ng aking codes. May continuation ng number kumbaga. What? Continue siya ng number from 10. Ang sa kabila akong malapit doon sa baba ng page ko malapit sa footer is baga number 13 ako kumbaga o kaya 14 ako kumbaga. So with that, kung gusto mo mag-start sa number na ganon, punta ka lang sa parent ng order list mo. Ito yun. Yan, yung beginning natin, yung start ng list natin. Then, type ka lang ng attributes niya. Type mo start. Okay? So, equals, anong number mong i-start siya? Anong number mo siya gusto mong i-start? Kunyari, number 21. Okay? So, close tag ko lang yung list. Mapapansin nyo. Sorry. Mapapansin nyo, pag nag-close tag na ako, yun. Kita? Yung number ko, from my list of 21, naging 21 siya. 21, 22, 23. So, ayun yun. If ever na yung ordered list mo is may continuation sa baba ng page mo, you can continue that using the attributes of ng ordered list na attribute of start. Then, anong number siya mag-i-start? Kumbaga. Alright? Okay, sana nag-gets nyo yung paggamit ng start para magamit natin kung saan magsisimula yung numbering natin sa ordered list. Then, right now, diretso na ako dun sa description list. Punta lang ako sa slide natin. Pag-usapan natin doon yung HTML description list. The next morning. Alright. So, tapos na tayo ngayon dito sa ordered list natin. Discuss naman natin ngayon is ano ba si description list. Alright? Pag sinabing description list, it is a list of items with a description or definition of each term. Meron siyang definition of each item. Alright? So, for example, hard-coded. Then, nakatab siya. Ang different lang ito is nakatab siya. Nakatab siya dun sa natin. Sa codes natin. Tapos gumagamit tayo dito ng DL elements. Ito yung used to conjunction with the DT elements which specify a term and DD element which specify the term's definition. So, tatlo yung gamit natin dito, opening and closing tag. Ulitin ko lang, ang gamit natin yung mga definition list dito is the definition list is created with using DL definition links element. Okay? So, the DL elements is used in conjunction with the DT element. DT yung gamit natin, which specify a term. And DD element, which specify the term's definition. So, paano yon? Punta lang ako dun sa codes natin, sa program natin, para makita nyo yung itsura niya, kung paano siya pinaprogram, paano magkaroon ng description list dun sa browser natin. The next step. Okay, so nandito na ako sa browser natin. Litang ko lang din siya. Para makita nyo siya. Yan. Okay, gawin natin 125 lang. Okay. Hopefully, makikita nyo naman yan for sure. Din sa natin. Din sa program natin, kumbaga. Okay? So, paano ginagamit yung description list? Paano yung itsura ng description list sa natin sa codes o sa HTML natin? Again, sabi nga doon, description list defined by DL. Kung ang unordered list UL, kung ang ordered list as is OL,
Ang description list naman is DL. Kaya kasabi ko sa inyo, HTML is just like common sense. Tama? Almost common sense lang yan. Imagine, an ordered list UL, ordered list OL, description list DL. Bold B, italic I, di ba? Break BR. Ngayon lang kasimple ang HTML. Okay, so back to the topic. Pagkagagamit tayo ng description, anong gamit niya? Sabi niya doon sa ano, the elements that specify the term or a term is DT. DT yun. So, DT, ito yung term natin. Okay. Anong pangalan niya? For example, hard-coded tutorial. Yeah, boy. Okay. So, si hard-coded, ano-ano ang mga itinuturo niya? Sorry. Close natin yung DT kasi sabi doon, i-close yung DT rin agad kasi ito yung ano natin, term natin. Alright. So, ano yung ipapasok mo dyan? Ano yung mga elements or yung mga yung terms of definition na ipapasok mo kay hard-coded? So, pwedeng gawin natin yung DD. Ito yung definition. Definition natin to, DD. Okay. Web development. For example, DD. Then, as you notice, nag-tab siya. Oh! Pinasok niya yung web development. Hindi siya naka-align doon kay hard-coded tutorial. Kasi, definition siya ni hard-coded si web development. Okay? So, next, create pa ako ng isang DD. For example, DD. Definition natin. Front-end development. Okay. So, again, naka-line siya. Ipinasok niya ulit. Naka-tab siya ng yung output natin. Tinab natin ulit siya. So, ganun yung definition ng description list natin sa HTML. Close tag ko lang siya. Para hindi tayo mawala sa ano. Okay, align natin siya. Alright. So, yung una natin is definition unordered list. Pangalawa natin is yung ordered list natin. Then, description list natin, ito siya. Ano mga pinagkaiba? Pag sinabing unordered list, bulleted. Pag sinabing ordered list, numbering. Pag sinabing definition list, tandaan nyo lang every sentence na sa definition mo is nakatab. Or by define, item created with the description or definition of each item. Ayan yung description list natin, kumbaga. Okay? So, sa code natin, maglalagay ako ng konting style, especially dito sa ano sa ordered list natin. Parang may naamoy ako hindi maganda. Kasi kung aanihin natin, sir, paano pag-i-start kapag gusto mo is naka-Roman numeral, kumbaga. So, lagyan natin ng style yung natin. Punta lang ako sa head. Okay? Lagyan ko ng style yung ordered list natin, kumbaga. Ito yung ordered list, OL. Okay? So, anong lalagay ko sa kanya? Ito, ginagamit din to sa ano, guys, sa CSS. At saka talagang pang mga list to na ginagamit na CSS po to na kung saan ginagamit para sa mga ano sa mga list ng HTML. Uy sana all. Kanya gagawin ko upper Roman. Okay? So, mapapansin niyo pag naglagay ako ng upper Roman diyan, close tag ko lang yung style. Siyempre,
Nakalist na ako eh. Hindi pa nakakrustag yung style natin. Ano? What? Kita niyo yung upper new Roman natin. Naging 22, naging 21 siya, 22, 23. Naging yung Roman numeral yung ano natin. Yung mismong ano natin, order list. What? Try natin sa UL kung applicable siya. Sa UL din, pwede rin. What? Unordered list. Napansin nyo, naging ano siya, naging upper, ano, upper Roman numeral. Sa four square. Meron kasi mga ano yan, square. Sa ano, square. Yung bulletin natin, naging square siya. Tama? What? Nakita nyo ba? Makita ko lang, ha? So, ayun. Naging square siya. Kumbaga. Tama? Then, kung ito, tagay natin yung star para makita nyo siya. So, yung list style type is applicable sa UL and OL na list ng HTML. Nababago natin siya. So, pag tinanggal ko to, kung gagawin kong ordered list to, mapansin nyo, number siya. Magiging Roman numeral naman siya. Square. Tama? Upper Roman. Roman numeral na siya. What? Then, balik ako dito sa ano natin. So, sige, copy-paste ko ito para makita nyo. UL. UL natin. Gawin ko siyang square. Square. Okay? So, ayun yung, ano, yung pagpapalit natin using inline CSS natin dito sa codes na ito. Pinagtan ko na siya para kahit paano makita nyo kung ano yung difference ng ano ng paggamit ng ano o paglagay ng style using ano simple code ng ano ng list style type ng ano CSS style natin. Okay? So hanggang dun lang tayo dito sa ano natin sa topic natin for today about sa HTML list natin. Hopefully nakapagbigay na naman ako ng kaalaman sa mga hard-coded scholar natin today. And kung nagustuhan mo yung video na ito, wag mong kakalimutan i-like and share and subscribe na rin sa YouTube channel natin. And also, hit the notification bell para updated ka sa mga video na pinopost natin. At the same time, dun sa Facebook group natin tsaka Facebook page natin, mag-join kayo. Like nyo rin yung Facebook page natin. Every day, meron tayong ano doon, meron tayong pinopost din. And also, we have also the TikTok account, hard-coded tutorial, hanapin nyo lang po yun. Para kahit pa paano, doon by pacing yung ginagawa ko doon sa ano, hinahati-hati ko yung video para hindi kayo mahirapan sa TikTok. Right? At the same time, nag-enjoy kayo din sa TikTok na natin, account natin. Again, this is Mr. Hard-coded. Maraming salamat sa patuloy na panonood at pag-subscribe sa ating YouTube channel. Hopefully makagawa pa tayo ng maraming video na makakatulong sa mga estudyante, career shifter, mga tambay man yan, mga gustong matuto ng basic to advanced programming. Sa future natin, mas marami pa tayong tuturo like PHP and React and mga kung kaya mag-Drupal tayo or something. Pero siguro, in the future na lang yun. Most probably, ang kailangan natin matutunan natin ngayon is HTML, CSS hanggang advanced ang JavaScript. Okay? So, maraming salamat and see you in our next tutorial video. Again, this is Mr. Hardcoded. Lagi nag-iiwan sa inyo ng salita na consistency is better than talent. And sa lahat ng ginagawa po natin, kung nasa ang lugar ka man, always make sure na in one place, you have one goal and one habit. Thanks and God bless.